Sa wakas at narating na rin natin ang isa sa pinakamagandang lake dito sa Mindanao. Pero hindi naging madali ang pagpunta namin dito. Nakailang beses kaming huminto dahil sa lakas ng ulan. Ilang kilometro lang galing doon sa lugar na kung saan sumilong tayo kanina. Eto, malakas na naman ang ulan dito. At hanggang dito sa Pagadian City, umuulan pa rin. So ano nga ba ang nangyari? Bakit dito na lang kami sa Pagadian City nagpalipas ng gabi? Okay mga lods, kailangan natin mag-change tire kasi konti na lang po yung spike niya. So yeah, andito na po tayo sa Serio Osmeña. Dito na po tayo kakain. Andito po tayo sa loob ng kanilang integrated bus terminal. Marami po tayong makikita dito mga kainan. Katapos na namin kumain, dire-diretso na po ang biyahe natin. Parang may nag-aambang na ulan. Sana lang ay hindi yan doon sa Pagadian City. Yan o, itim na yung langit. Wala kaming dalang kapote kasi wala pa akong budget. Yung kapote namin, yung dati yung ginagamit namin ay ninakaw eh. Wala pa kaming budget para bumili ng bago. Kaya tiis-tiis muna. At kung talagang masyadong malakas na yung ulan ay sisilong na lang kami. Ito na nga yung kinababahala natin. Dumating na nga ang ulan. Sa ngayon ay medyo mahina pa ito pero maghahanap na lang kami na masisilungan dahil mahirap na. Napakalakas ng ulan. Dito na lang. Mahirap mag-parking doon. Ah, alam ko na. Dito. Dito tayo sa silong. Abducens. Pwede makisilong. Pwede ra? Thank you. Eh, pwede yung silong tayo ka dyan? Thank you. Talagang madidelay yung biyahe mo dahil sa ulan. Wala kang magagawa, kailangan mong sumilong. Eh, kahit pa may dala kaming kapote, eh, kailangan pa rin namin sumilong kasi mababasa itong mic na gamit ko sa aking action camera. Ilang kilometro lang galing doon sa lugar na kung saan sumilong tayo kanina. Eto, malakas na naman ang ulan dito. Kaya wala tayong magagawa kundi sumilong na naman at maghintay na tumila yung napakalakas na ulan. Nung medyo humina na yung patak ng ulan ay nagpatuloy kami. Kahit medyo nakakabasa pa rin ito pero wala na kaming choice. Basa na rin kami kanina pa. Wala nang ulan dito. Woo! Hindi ko na na-check yung oras. Siguro nasa alas dos na tayo ngayon. Tinga pala, itong kalsada na dinadaanan natin, ito po yung shortcut papuntang Mulabe galing doon sa Sipina. Kumbaga, ito po yung bypass road papuntang Mulabe. Pagdating dito sa unahan ay bigla na namang lumakas yung ulan. Kahit na basang-basa na kami ay kailangan pa rin naming sumilong kasi baka masira yung mga gamit natin sa vlog. Mulabe na po tayo. Hanggang dito ay ayun oh, umuulan pa rin. Woo! Grabe. Mataan na po kami, maghahanap na naman kami ng masisilungan. Sabi mga kaitlogar, hindi basang-basa. Alright mga lods, dito na. Ito po yung daanan papuntang mula Aurora. Diyan po papuntang Tanggob. Diyan sa kaliwa, dito sa kanan papuntang Aurora o Pagadian. Alright, so dito po. Diyan po papuntang Aurora, dito po sa kanan papuntang Pagadian. Buti na lang talaga at medyo konti na lang yung patak ng ulan pagdating dito sa main road papuntang Pagadian City. Dito na po tayo sa Ramon Magsaysay. Doon lang pala yung ulan sa Mulabe. Walang ulan dito. Di basa yung kalsada. Marami akong nakikita mga bingka. Panahon na para bumili ng bingka. Baka may marami pa tayong makikita sa unahan. Maambo na naman dito. Alright, mainit pa yung bingka. Okay kayo. Wow, dito lang po matatagpuan ng mga napakaraming bibingka na binibenta sa gilid lang po ng kalsada. Ayan oh. Mainit pa. Ah, mainit pa oh. Nagkuan pa. Nagkaswaso pa. Ah, wala na eh. Ito na eh. Wow! Proper bibingka niya. Marami sila dito nagtitinda. Ayan, isa, dalawa, tapos andun pa, tatlo. Hanggang doon banda. Marami pa sa ubos. Wow, numuusok pa. Woo! Hanggang dito oh. Meron din. Bingka with cheese. Ah! Wow guys, ganito. Actual. Grabe. Woo!
Ang sarap. So dito lang po ni niluluto ni tatay, oh. Tapos tinatakpan. Nasa gilid lang sila ng highway. Andito po tayo sa Barangay Navalan. Barangay Navalan, Tukuran pala. Ang mga bingka nila dito ay may dalawa silang flavor. May buko. Buko, may cheese. May buko at din at dito may rin cheese. May cheese. Ang bingka nila na may buko, ayan, oh. May buko talaga dito sa itaas ng bingka. Tikman natin. Lami kayo. Lami, eh. Fish po ba kayang buko, no? First time in my life sentence makatikim ng bingka na with cheese. Nilagay pala nila yung cheese dito. Oh, ang sarap ng bingka nila dito. Mainit na mainit pa. Napakahaba yung pababa na kurso nito. Ayan, oh. Kailangan mong mag-ingat sa yung brake. Halos 1 kilometer ang haba nito. Hanggang doon, puro pababa. Parang umuulan doon sa bandang unahan. Baka sasalubong na naman tayo sa ulan ito. Kakanan tayo. Yang pakaliwa, papunta yung Cotabato. Dito tayo dadaan sa gitna kasi malalim po doon. First time po natin makarating ng Pagadian. Ayan, may makikita na rin tayo mga mosque dito. So, ibig sabihin niya, marami pong mga kapatid natin na Muslim na nakatira dito. May malaki din pala sila ditong sakahan ng palayan. Kaliwat kanan, dito rin sa kaliwa namin. Jollibee 500 meters. Motorcycle lane. Ah, tulad din pala sa Samis, meron silang ganito. Dapat ka talaga mag-ingat dahil kapag nagkamali ka ng dadaanan, ay matitikitan ka. Welcome to Pagadian City! I love Tuburan. Baka Barangay Tuburan to. Ngayon, papunta po kami sa kanilang boulevard. Gumagamit kami ngayon ng Google Map. You know, Maygaysano, capital, Pagadian. Wow! Habang binabaybay namin ang sentro, may napansin lang ako halos wala na pala yung traditional na tricycle nila dito. Pagdating namin dito sa boulevard, napansin kaagad namin itong kakaibang struktura. Sa unang tingin, aakalain mo talaga na isa itong tunay na barko. Gusto sana naming makita kung anong nasa loob nito, pero sayang sa ngayon ay hindi ito pinapapasukan. Oras natin, 4 ng hapon. Dito sa kanilang boulevard, marami tayong makikitang mga kainan na nakahilera. Gustuhin man natin kumain sa isa sa mga ito, pero wala ay kapos tayo sa budget. Kaya dito na lang kami sa may malaking payong. Meron silang ganito, itlog tapos pastel. Inupukpuk mo lang yung itlog dito sa gilid. Meron ba kong experience anyway? Yan. Kahit konti lang yung nakalagay na isda dito, napakasarap. Hindi na natin pahahabain pa ang ating kwento dito sa Pagadian City. Ang next spot namin ay dito sa kanilang covered court. Nasaksihan natin ang kompetisyon ng mga tattoo artist na nanggaling pa sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Lando pa ka, ma'am? Ah, dili ko. Ma'am, may kanang sir ko. Oh, sir, sorry! Lando, dili norte ko. Shout out nga pala sa mga viewer natin na nanggaling pa sa Salong. So yun nga, napagpasyahan namin na dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Nanood tayo ng kanilang mga shows kasi nga kasalukuyang nagdiriwang ngayon ang Pagadian City ng kanilang araw. Alright guys, pupunta tayo ngayon sa Lakewood. Mga 1 hour pa galing dito sa Pagadian City. Pakanan tayo, yan ang sinasabi ng Google Map. Simula tayo 536, kakaliwa tayo. May rotunda dito. Wow, 58 yung price nila dito. Mas mura. So malawak din pala yung kalsada nila dito papuntang Lakewood. Ang lamig. Gahamog na dito. Isa sa napansin natin sa kalsada nila dito ay marami ng portion na nilagyan na ng asfalto. At eto na nga sa wakas, narating na natin ang mismong intersection papuntang Lakewood. Pero bago kami nagpatuloy, nag-almusal muna kami saglit dito. Wow! Hahanapin namin yung perfect spot talaga. So galing doon sa Barangay Tubod, Lakewood, ay nag-travel tayo ng mahigit 17 kilometers para marating lang itong ganito kagandang view. Andito na nga tayo sa mismong tinatawag nilang Lakewood. Napakalaki pala nito. Grabe, dito sa kinatatayuan ko, napakalawak niyang tingnan. Parang isang dagat sa sobrang laki, sa sobrang lawak.
ng lake na ito. Ang kagandahan pa, kapag pumunta ka dito, very accessible siya. Hindi mo na kailangan pang kumuha ng permit para makita ang lake. Siguro ay pupunta tayo banda doon. Alright guys, maghahanap pa kami ng ibang spot kung saan mas maganda talagang tingnan ang Lakewood. Pwede mo mata na, ma'am, kanang para asan niya daw pa doon? Pagadaan mo to. Hindi, pa tanawin ng tanong Lakewood ba? Ah, sa mo abot ni sa kilid? Simenturan niya, ma'am? Ah. Ah, salamat. Ay, yes. Ito na nga. Andito tayo sa kanilang parang port nila. May nakita tayong mga tao dito sa paligid, kaya di na tayo nagalinlangan na tanungin sila kung ano nga ba ang mga pangunahing hanap buhay nila dito. Mga pamukot, paguma. Mais, ana, mga mais. Umay. Oo. Kaling dito sa Lakewood, kaling sa'yo mga isda makuha ninyo? Purang. Purang? Purang. Muna'y pinangabuhay kasi mga tao dito, kaya muna'y pinakamahal na mo dito. Tag 700 ang kilo, ana. Sa una dito, nga buhay pa akong lulo. Dahan buaya dito. Huh? Nahurot sa mga na may tig-anhe diri tikuha sa buaya. Pero karon wala na? Wala na, nahurot. Nung papauwi na tayo, ay nalaman din natin na isa sa mga hanap buhay nila dito ay pagguguma. Ang tawag namin nito sa Bisaya ay pagsanggot sa gumang kahoy.